Ma'am, wala naman sa rules of Senate na bawal magsuklay ng bigote. Kung siguro pagka nandun yun, na sinabi nila... Paano mo nalaman? Senador ka ba? Baka hihirit na lang si Gabon. Paano mo nalaman? Senador ka? Na bawal, susundin po natin. Wala naman masama dun, ma'am. Lalo na pagka tikwas-tikwas yung bigote, mas may... Mismong si Senador Robin Padilla na ang nagbanggit ng ginawa niyang pagsusuklay sa kanyang bigote sa isang sesyon sa Senado, sabay sabing wala siyang babaguhin sa sarili. Ang pahayag ay bahagi ng tugon niya sa paalala ng ilang veteranong senador na dapat panatilihin ang decorum o kaayusan sa mga aktibidad ng Senado. The Senate leadership bears the responsibility. That's the price of leadership. The leadership in the Senate bears the responsibility of protecting the prestige of the Senate. I hope that my former colleagues are not onion skin, but the fact is undeniably the perception of the Senate by the public has been eroded by what has been observed as the lack of proper decorum. Wala namang binanggit na partikular na paglabag ng decorum si dating Senate President Franklin Drilon. Pero pakiramdam daw ni Padilla, dapat niyang ipagtanggol ang mga leader ng Senado ngayon. Hindi naman po nagkukulang ang ating pinunong mayorya patungkol sa decorum. Katulad, bago kami lumabas na sa lounge, yun ang laging paalala ng majority floor leader. Oh, huwag tayo masyadong maingay. Hindi po siya nagkulang. Siguro kung ang gusto lang po niyang sabihin, uulitin niya. Pero sa akin pong araw-araw na presensya sa plenaryo, hindi po sila nagkulang magpaalala na huwag tayong mag-ingay, makinig tayo, pupwede, lagi tayong merong number dun sa plenaryo, kailangan laging buo, laging may quorum. Masasabi po natin na hindi maayos ang takbo ng Senado kung wala kaming naipasang mga batas. Binanggit din ni Padilla na maaari. Yan yung sinasabi natin eh, hindi kasi kinukumpleto ni Attorney Cabutas yung kanyang paliwanag. Dahil alam mo na, basta lang maka 9 minutes siya. 9 minutes yung kanina? Ganun lang sinabi niya, sibuyas at bawang. 9 minutes na yon. Okay? Hindi niya kasi kinukumpleto. Tulad na sinasabi nito, meron naman silang mga naipasang batas. Marami silang naiyanong bill na naandyan. Okay, pending na, inaayos na, at talaga namang nagtatrabaho. In fairness naman kasi, nagtatrabaho naman yung mga ilang senador. Sa totoo nga, mas mabilis nga ngayon eh. Compare dati, na dati, puna lang ng puna. Ngayon, sabihin na natin, ako, nainis ako, sa bilis na maharlika na yan, pero meron silang naipapasa. Bumibilis sila. Kasi nga ho, medyo wala akong kontrabida ngayon eh. Nagkakasundo kahit papaano, iisa lang ang kontrabida. So meron naman. Kaya lang, syempre, hindi babanggitin yon ni Attorney Libayan at iisipin lang niya kontrahin si Robin. Kasi nga naman, may traction. Ano daw yon? May pitik pa. Ano daw mas gusto ninyo? Oh, yung nagsusuklay ng bigote o natutulog? Kung anong partikular na pagkakataon ang tinukoy niyang maingay. Pero minsan talaga ay natitigil ang sesyon kapag masyado nang maingay sa plenaryo. Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi, ako tanong lang. Ano bang gusto ninyo? Yung katulad ni Robin Padilla na nagsusuklay habang nakikinig. Nakikinig yan ha? Hindi kasi alam mo, ako naintindihan ko, minsan gumaganyan-ganyan din ako pag makati na. O, diba? At least, anong gusto nyo? Lalabas ka pa para suklay-suklayin to. Eh, pwede mo naman ganun-ganunin habang nakikinig. Basta ba ho ba yun? Ano mas gusto nyo? Ganun o ganito? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Anong mas gusto nyo sa dalawa? Yung nagaganyan at nakikinig? O yung ganyan na natutulog? Baka naman sabihin, first time lang naman niya yun. Kau naman, banat bay, pagod lang siya. Hindi.
Ilang beses daw nangyari yan, oh. Video yan, kuha ng video yan. Anong gusto nyo? Eh kaya naman pala may decorum. Paano ba naman magkakaroon ng ingay dyan kung tulog? Tama naman si Drilon. Matulog na lang kayo para walang ingay. Ay, ayaw ko na maingay. Kaya naman pala ayaw niya na maingay. Alam ko na. Pusta tayo. Pusta tayo, ta-kandidato yan. At pag nanalo yan, gusto niya tahimik. Walang maingay! Bakit? Magigising! Ang ingay-ingay niyo, natutulog yung mama eh. Kaya naman pala ayaw niya na maingay. Baka naman mas gusto niyo yung ganito. Ayan. Sabi ni Diego, inis din yan sa lato-lato si Drilon. Sigurado, paano makatulog yun? baka naman mas gusto niyo yung ganyan, ha? Kunwari, nag-aaral. Ibalik ang decorum sa Senate. Ganyan ba ang decorum, sir, mga ma'am? Ako nagtatanong lang naman ako, ha? Baka kasi ganyan ang gusto niyo yung decorum, eh. Kaya naman, alam mo, ito nga yung sinasabi ko, eh. Ito yung sinasabi nating palpak si Kabutas. Bakit? Basta lang niya binasa yon. Basta lang niya, tapos sinabi niya, kinontra lang niya si Robin. Ako ito, ipinapakita ko sa inyo. Kaya tahimik nun, kasi ganyan ang ginagawa niya. Tulog eh. Siyempre, meron ba namang maingay na tulog? Alam ko lang maingay na tulog si Dada. Lakas ng mga ano niya pag humilik yan eh. Abot hanggang baba. Nasa second floor yan, naririnig ko sa first floor. Hindi totoo naman eh, di ba? Isipin nyo ha. Isipin nyo ng mabuti. Bakit nila sinasabi dapat tahimik, may decorum? Maiistorbo kasi sila. Attorney Libayan, ako, alam ko, matalino ka pagdating sa batas eh. Memorize mo lahat, abogado ka, ikaw pinakataas-taas ang abogado eh. Ha? Pero matuto ka mag-research. Kulang ka talaga dun eh, yung sa research. Ano kay, dapat sa'yo, attorney no research. Atalay. Rosa naman, aminadong malakas tumawa. Kaya ganito na lang daw siya tatawa pag nasa sesyon. Aminado rin siyang natatangay siya ng emosyon. Sa isang pagdinig, lumuhod pa siya para hilingin sa mga iniimbestigang polis na magsabi na ng totoo. Nakalimutan ko minsan na senador na pala ako. Akala ko polis pa rin ako eh. Kung mag-imbestiga ako eh, parabang touring ko sa isang yung inimbestigahan ko ay, alam mo na, nakikirid away ako so sa emosyon ko. Pero alam mo, Senator Bato, ito ha, huwag mong mamasyamain ha. Yun ang dahilan bakit kay binoto eh. You don't have to say sorry. Yun ang dahilan kung bakit kayo binoto ng taong bayan. Because people can relate sa inyo. Ikaw, si Robin, kahit si Tulpo. Kaya kay binoto ng tao kasi nagsawa na yung tao sa mga formal. Nagsawa na yung tao sa mga nakabarong, disente, na hindi naman lingwahe nila ang kanilang naririnig. Mas gugustuhin pa ng tao yung, ito eh, gusto namin yung senador na naiintindihan yung lingwahe namin at pag sila nagsalita, parang kami. Diba? Yun yung ano dun eh. Alam nyo, minsan masakit yung pananalita nila. Sabi niya nga, parang pulis pa rin siya. Pero yun nga yung hinahanap namin eh. Ewan ko ah. Ako, sawa na po ako doon sa formal-formal na formal. Wala namang nagagawa. Wala namang pong masasabi nating hindi na pupush. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, galit na galit dito si Attorney Libayan, di ba? Galit na galit si Attorney Libayan kasi actually may video pa nga siya pero hindi ko na ipi-play para hindi naman talaga magka-migraine na kayo. Hindi ko na ipi-play pero sinisisi niya sobra si Raffy Tulpo
na bilang noise, siya daw ang parang simula ng pagiging maingay dyan sa Senado. Alam mo, mas gugustuhin na namin yun. Mas gugustuhin na namin yung maingay sa Senado, tapos pinupo na yung mga mali. Ngayon, at least, yung mga yun, magle-level up ng service nila sa taong bayan. Diba? Kesa naman yung halatang-halatang pinalulusot. Bakit? Dati ah, ganun yung mga nangyayari. Anong ginagawa? Kakausapin lamang nung presidente, itong si ganito, oh, wag mo masyadong pupunahin yung tao ko, wag mo masyadong aanuhin yan. Dati ganun eh. Nagagawa yung ganun eh. Ngayon, actually nawala yan. Ito ha, nung panahon ni Senator Miriam Defensor, nandyan pa yan. Pero nung nawala siya, medyo gumanon ganun, nagkaroon ng decorum. Katulog yung iba. Diba? Kasi totoo naman eh. Nung mga panahon noon, napupulitika dyan eh. Nabobola, kailangan mo sumipsip sa presidente, hinay-hinay ka lang. At least ngayon, kahit papaano, eh, alam mo yun, nabibigyan boses sa mga ordinaryong Pilipino. At nakikita yan sa inyong mga nagtatagalog. Yun ang gusto ng tao.